Ang lahat ng katuruan ng Diyos ay malalim at dakila. Ayon sa mga katuruan ng Diyos, ang isang Kristiyano ay hindi makakakamit ng kaligtasan kung hindi siya mamumuhay ng mapagbiyaya at matuwid sa mundong ito. Kaya naman, dapat kayong magkaroon ng mabuting pag-uugali sa tahanan. At ang mga nagtatrabaho ay dapat na magsikap na magpaabot ng biyaya sa lahat ng inyong kasamahan sa mga pinagtatrabahuhan niyo. Ang pamumuhay ng matuwid at ng may kabanalan ay hindi isang bagay na ginagawa ng mga hangal. Sinusunod natin ang lahat ng katuruan ng Diyos, at ito ang katuruan ng Diyos Elohim. Kaya dapat tayong kumilos ayon sa mga katuruan na ibinibigay sa atin ng Diyos Elohim. Tingnan natin ang katuruan sa Matthew chapter 5 verse 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseo, ay ano ang mangyayari? Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga salitang ito ay mga utos din na ibinigay ng Diyos. Hindi ba't dapat nating lubos na isagawa ang mga salitang ito? Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa 1 Timothy chapter 6. Sa chapter 6 verse 3, nasusulat, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Sa ibang salita, kung ang sino man ay hindi magsisikap na isagawa ang mga katuruan ng Diyos at hindi maglalaan ang puso niya sa mga ito, siya ay, ano, palalo, walang naunawang anuman, at siya ay nahuhumaling, sa ano, sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumula ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala, pag-aaway ng mga taong, ano, masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Para sa mga hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos, at mga hindi nagsisikap na isagawa ang salita ng Diyos, ang pananampalataya nila ay hindi kailanman lalago. Gaya ng sinasabi na, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay, ang mga nagsisikap na magsagawa kahit ng pinakamaliit na bagay, ay makakakita ng pag-alab ng kanilang pananampalataya araw-araw. Kung may magsasabing, kahit na yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, mamumuhay ako ayon sa aking sariling mga pagnanasa at katigasan ng ulo. Ano pa ang silbi ng paniniwala sa Diyos? Pag hinanap natin ang Diyos at naintindihan ng Diyos, dapat nating tanggapin na dapat na ituring na prioridad ang lahat ng katuruan ng Diyos at isagawa ang mga ito bago ang ano pa man sa mundong ito. Kaya pag nalaman ng buong mundo na, tunay na sila ay ang mga tao, na masipag na namumuhay at nagsisikap sa kanilang buhay pananampalataya, alinsunod sa mga katuruan na ibinigay ng Diyos. Sakalang matutupad ang propesya na, sila ay pupurihin at pararangalan ng mga tao sa sanlibutan. Hinihiling sa inyo na isa pamuhay ng may kahusayan ang nalalabing bahagi ng inyong buhay bilang mga huwarang Kristiyano, na nagdadala ng kagalakan kina Ama at Ina, gumaganap ng papel ng ilaw at asin, at nag-aambag sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.